Ayun na guys, muli nagbabalik po yung lingkod. Ayan, good morning, good morning, good evening at may galaw shout out po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Ayan. Pero guys, no, ako'y nagtataka lang. Bakit po, pag ako nagre-reaction, ang dami pong parang apektado. Kala mong napaka-brutal ko. Kala mong napaka-bangis ko. Hindi naman po ako ganun kalupit. Ang sa akin lang, pag alam kong ako'y nasa tama, doon lang ako. No? Hindi po ako ganun sa inaakala nilang matindi, malupit, malahura. Hindi ako ganun, guys. No. Basta kung ano lang yung tama, doon lang ako. Yun yung paglalaban ko. No. Pero yan, guys, may galang shoutout sa inyo lahat po. Guys, pakikip naman po ng thumbs up. At talaga namang ipinagpipilitan na itutuloy ang pagpapabahay. Hindi kailangan pabahayan dahil may bahay na. And okay lang siguro ang pabahayan, hintayin nyo yung tamang panahon kung si Reyna ay okay na at si Reyna na ang bahala na magpabahay para sa bahay kung saan niya gustong tumira. Hindi kayo yung pipili ng lupa. Maling-mali. Pero bago yan guys, no, mega love shoutout pala muna sa asawa ni Ma'am Jocelyn Dasigaw. Yan, kay Sir Fidel Dasigaw. Happy birthday po. Happy birthday. Mega love shoutout po. Ma'am Jocelyn Dasigaw, and happy birthday po sa iyong asawa mo. Sa asawa mo po, kay Sir Fidel Dasigaw. Yan, happy birthday po, sir. At mabuhay po kayo hanggang sa gusto nyo. Ayun na guys, tuloy-tuloy tayo guys. Pakiclick naman po muna guys sa thumbs up. At dito ay tayo ibabase na lang po muna, no? Sa video, kasi mahirap pag ako ay magpapasabog ng aking mga sagap na may mga anomalya, may mga kung ano-ano man, ano-ano man dyan. Mas maganda siguro, isang guni ko na lang kay Kuya Bal. At si Kuya Bal na lang mismo siguro ang magsasalita, no? At sundan ko na lang. No? Kasi hindi rin naman tayo pwedeng manahimik po. Kung halimbawa meron man ako hawak or sagap na issue na alam ko talagang ito ay mali, kabulastugan, mga anomalya ng mga naglilikom ng pera, eh hindi naman di tayo papayag. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang hirap tanggapin na parang naisahan yung kalingap. Binawi, yan, nagtakbuhan. Takbuhan sila, binawi ang pera, bit-bit ang pera. Tama ba yan? Diba? Doon lang naman ako sa tama, guys. Alam nyo naman yan. Pero bakit yung iba? Parang, ay na-highlight doon yung daw ako mag-reaction and yung mga bad words, expression ko yun eh. Mga salitang makapal ang mukha mo, ay putaris na yan, mga ganyan. Huwag po kayong babase doon. Ang namnamin nyo, ang pakinggan ninyo kung ano yung nang sinasabi ko. Kung ano ang pinaglalaban ko. No? Kung tutuusin niya, deserve po nila na sila'y murahin. Sa totoo lang. Ako nga ay tinatawag na bupol. Ang mata ko daw, ganyan-ganyan, uluwa na daw ang mata ko. Ang bunganga ko daw, ngiwi-ngiwi na daw ako. Diba? Deserve nila, murahin sila. Kasi mali yung ginagawa. Diba? Oo. Eto, babase na lang muna tayo dito. Ha? Oh, ito guys. At hindi kinuha ng ina ang kalingap ang may-ari. Mariklamo kayo? Gusto ko ng kape. Guys, pwede nyo panoorin live po ni Kuya Bal. Kaya ngayon po nakalingap dahil sabi nga ni Bukol, binawi tayo po yung kwarta. Sabi ko, bakit binawi ang kwarta? Akala ko pabahayan. Oo, oh, tama. Eh, meron daw pong kumuha mga sponsor, binawi. Kung sa akin yung binagay ang kwarta, hindi mo na mababawi yan kahit 5 sintabos. Dimanda nyo na ako ng back-to-back na dimanda, hindi nyo makukuha ang kwarta. Bakit? Re-resibuhan ko yan ng Val Santos Linga Foundation Incorporated. Salamat kayo. Walang resibo si Kalinga Prop na hawa. Kung sa akin yung binigay, never! Never nyo makukuha ang resibo. Resibo, ang kwarta! Ngayon, ano nangyari sa kasunduan tayo na babaayan nindo? What happened? Hanggat nasa akin po si Reyna at hindi kinuha ng ina, huwag nyo na pong bahayan si Reyna. Sinasabi ko sa inyo. Ayun eh. Ako'y nagtataka lang guys, no? Bakit atak na atak? Gustong-gustong pabahayan si Reyna na alam naman nila maganda na yung katatayuan ni Reyna sa ngayon. And yun na, ay napabahayan na nga kay Lolo Nestor eh. Hindi man, ito yung tamang panahon para si Reyna ay tumira doon sa bahay ni Lolo Nestor. Okay lang, sige, pabahayan ninyo. Hintayin nyo yung tamang panahon. And huwag ninyong ibabypass ang kalingap. Bakit atat na atat kayong pabahayan
na kung tutuusin, marami naman ang gustong tulungan na bakit pinagsisiksikan ninyo ang sarili nyo. Sa kalingap na pabahayan si Reyna, pero kabastusan ang ginagawa. Pambabypass, ha? Binabawi ang pera, di umano, ganyan. Bakit? Na kahit nagsalita lang si Kalinga Prab na huwag na ninyong gamitin, bakit? Nakukulit. Ipinagpipilitan, ipinagsisiksikan ang sarili sa kalingap or kay Reyna or sa pagpapabahay, ipinagsisiksikan na pababahayan si Reyna. Anak ng... Ay, bawal tayo magmura. O, diba? At merong nakamata dyan. O, diba? Bawal tayo magmura. Sabi nga nila, pag medyo nado ka na sa ano, kasagsagang nahay-hay, nahay ka na, nagagalit ka na, sabihin lang daw, amen. amen. Ayan. O. Huwag ka lang maulitan ng kwarta gamit si Reyna, ha? Tama. Akasurhan namin kayo. Kuya, tinimbre ko na yan sa iyo bago pa ako nagsalita. Sabi ko na noon pa, patigilin na. Pero yun na nga. At si Kuya Balamay, naninimbang din. Hindi naman agad ganun kadali na magsalita. Hanggat maiiwasan na magkaroon ng issue. Pero, pasensya na, guys, no? Kung ako ay nagbulgar, ang akin lang po, ha? Hindi sa para gumulo. Ang akin lang po, kaya ako nagsalita. Dahil meron pong ibang nag-ambag na hindi po ina-update. Hindi din alam na binawi pala yung pera kay Kalinga Prab. Kaya nga po yung iba, nag-withdraw na nila eh. Binawi din nila yung pera doon kay Rowining. And yung viewers, napapaniwala. Paniwala-paniwala yung mga viewers. Para pa Saint Luke, pabahay pa Saint Luke. Pero hindi rin na-update ni Rowining sa mga viewers. Ang akin lang po, magkakaroon ng transparency. Magiging transparent sila, lalo pa't pera po ang pinag-uusapan. Dahil baka marami pa ang nalilinlang or malilinlang sa di umano'y sinasabing pagpapabahay at pa Saint Luke. Kung ako ay hindi po nagsalita, malamang hanggang ngayon po, tuloy-tuloy. At ang pera ay nasa kanila, hawak nila, binawi, no? Tuloy tayo guys, no? Ari ko yan. Okay, madali na. Eh, sabihan nyo kay Milani. Gusto nyo si Milani? Yung ina ni Reyna. Milani! Uli mo yung si Reyna kay Kulaban. Kamal Santos, matunaw na yan. Tusin nyo. Para ako po'y nanahimik. Ipukul mo kay Pitong Sanggano. Tusin nyo! Pagkibayan ni Milani pa, sabaran na nag-uusap. Maranggay. Ito na guys, no? Nakakapagtaka. June 20, dumating si Tiyo at si Lola. Hihiramin si Reyna. Nagigiliw, namimiss si Hiramin. Biglang-bigla. Kasabay ng pagkakaroon ng bawian ng pera. Kasabay ng pagpapasa nila Rowena yung naging screenshot doon kay Joel Salcedo. Guys, nilinawin ko lang. Bago pa ako nagsalita, patungkol sa di umanin binawi ang pera. At yan po ay napatunayan ni Kalinga Prab, no? Inaaraw-araw na ni Joel Salcedo yung resibo. Hindi pa ako nagsasalita. Inaaraw-araw na po ni Joel Salcedo yung resibo. Yung resibo po, yun po yung galing kina Rowing Name at binabawi. Meron daw pong pera pa na hindi na ibabalik si Kalinga Prab. Ito yung mali, no? Ito guys, no? June 20, sinundo si Reyna kasabay ng pagbawian ng pera at pagtatapik ni Joel Salcedo, no? June 20, dumating ang big time sponsor dito sa Pilipinas. Gustong makita si Reyna at dadalahin po sa St. Luke, dadalahin sa Manila. Dadalahin sa Manila, doon mag-stay at ipagagamot sa St. Luke. Diba? Ito, yun lang. Hindi na ako magsasalita at baka sumabog na naman po. Maging issue na naman. Pero, kung sanang gustong hiramin po si Reyna, bakit kailangan pang ayaw sabihin kung ano yung katotohanan? Bakit hindi na lang sabihin na Kalinga Prab or Kuya Bal? Meron pong isang nagmamalasakit at gusto po dalahin sa St. Luke. Ipagpaumanhin po, maaari po bang samahan nyo kami? Huwag nating iwawala ang Kalinga. Maaari po ba samahan nyo kami na maipagawin si Reyna? Mas maigi yung St. Luke na po yun. Mga specialist ng doktor po yun nandun. Para malaman ko ano ba talaga at paano ang gamutan. Wala eh. No? Wala. Walang ganun. Iba ang mga strategy nila. Sana, unang-una sana kay Kuya Bal nga sana kayo lumapit eh. No? Lalo na yung mga sponsor ko sila yung mga senior citizen. Huwag ninyong iwawala si Kuya Bal, si Kalinga Prab.
Kung hindi man yan, matutukan ni Kuya Balat ni Kalingap Ramnadya naman si Roda na siya yung representative para sa Kalingap, na siya yung guardian. No? Alalahanin niyo po, nasa custody ng Kalingap si Reyna, may kasunduan. Yung po ba hindi niyo naiisip? Na wala sino man pwedeng kumuha maliban kay Melanie. No? Kaysa, hanggat na sa tama tayo, diretso lang po tayo, tuloy tayo hanggat na sa tama. No? Ano mo na dito sa barangay nag-uusap? Sa barangay? At yung walang bisa yung kasunduan po sa barangay. Na kunin na po namin si Reyna. Kunin niyo! Kunin niyo! Kung gusto naman talaga kunin, wala naman pong magagawa yung Kalingap eh. Kung gusto nang bawiin eh, ipawalang saysay, ipawalang bisa yung kasunduan. Sino ba mas may karapatan? Di ba si Melanie? Pwede naman po kunin. No, hindi naman inaangkin ang Kalingap eh. Pero yun nga, may kasunduan kasi kasalukuyan na sa pangangalaga ni Roda, tinututukan sa pagpapainom ng gamot. Pero kita nyo naman guys yung pagbabago. Magaling na. No? Kuminsan, sinusumpong natitrigger, normal po yan. Normal po yan, pero tuloy-tuloy lang po ang pag-inom ng gamot, no? Anak ko ba yan? Hindi pwede yung basa mo lang kunin. Mahiram kay Reyna. Otok niya. Eh, dati, tapo ko yan. Pamangkin ko yan. Ayun, no? Kung natatandaan nyo noong nakaraan, parang mga third cousin ba? Parang ilang salin, hindi nalalayo. Hindi nalalayo si Reyna, no? Sa dugo. Yan. Tuloy tayo. Mayroong kasunduan po ang barangay between Reyna at Melanie. Kapag binura po ni Melanie ang kasunduan, kinip up! I-release namin si Reyna. Sabagkat nilalang bisa yung kasunduan na. Ibalik namin! Oh, dito na, Melanie yung anak mo. Yun lang naman, wala naman problema. Hindi naman kailangan pagtalunan, paghabaan. Ano po? Guys, pero ang tanong, bakit nga sumabay? Maaaring ito ay utos. Utos nga ba? O hindi? Pero kasagsagan, nabawian na pera, at tag-umi ni Big Time Sponsor, siya namang labas na labas yung paghiram. Ay, wala naman po problema. Kung sana'y rumikta muna kay Melanie, no? Guys, no? Enjoy yourself, enjoy your YouTube channel. Ayan, kay Rowena ito, ha? Rowena. Wala. Dadaan kami sa legalidad. Habulin kita. Alon sa batas. Pero yung mga nag-kukumpen sa akin, enjoy lang po. Nagmulay ka, kung anong warang to pares. Duran San Cebu, enjoy your site. Enjoy your YouTube channel. Ito na guys, no? Yeah, I think that the email response rate's definitely... Yung iba kasi, mangingi alam ninyo sa subject ng Kalingap, ha? Na naglalabas ng mga resibo na nagaling kay Rowan na napunta doon kay Jomar Salcedo. Yun. Enjoy lang kayo, enjoy nyo na yung buhay nyo. No? Eto guys, no? Doon tayo para hindi tayo malihis na topic kay Rowan Name. Wala na muna tayong gagamitin na video clip. Rowan Name, yung perang nalikom nyo, marami ang pwedeng tulungan. Huwag mong ipagsiksikan, huwag nyo ipagsiksikan ang inyong sarili na pabahayan. Huwag ipagsiksikan ang sarili sa Kalingap kay Reyna, napabahaya si Reyna. Ah, sabi ni Kalinga Prab, kayang tulungan si Reyna at yan naman ang totoo. Natulungan na. Ano pa ba? Natulungan na, napabahaya na nga eh. Oh, naipagamot na nga eh. Ano pa? Wala kayong pakialam kung ano man ang mga, eto yung kagayo na ginagawa nila ha, na pinagpipilit ang pabahayan. Itulong ninyo sa iba. Huwag na ang Kalingap ang beneficiary ng Kalingap. Huwag na si Reyna. Yung mga pamilya nyo, kumusta na? Yung mga pamilya nyo, baka naghihikahos din yung pamumuhay, pwede namang yun yung tulungan nyo. Na yung perang nalikom ninyo, para sa akin siguro, ito, suggest ko lang, mas mainam, ay ibalik mo at itulong nila sa kanilang mga pamilya. Kesa nandiyan sa pinipilit ninyo na ilalaan para sa pabahay ni Reyna. Kung pababahayan man ninyo si Reyna, hindi rin naman matitirhan ni Reyna. Dahil hindi kaya mamuhay ni Reyna nang na mag-isa. Hindi naman po pwede. Doon din titira si Roda at baka si Roda ay hindi nyo payagan na maging kasama si Reyna. Baka sasabihin ninyo si Melanie na lang. Eh di anong nangyari ngayon? Nakuha nyo na si Reyna. Aalisin nyo na sa custody ng Kalingap. No? Tumigil na kayo.
Tapos ngayon may thumbnail kayo. Lipat bahay kayo kay Pugo Biyahero, doon pa kayo manggugulo. Pati sa issue na yan, ginagamit nyo si Pugo Biyahero to Miguel kayo. O ayan na naman ha, pag napapalakas ang boses ko, baka na naman sasabihin na naman ninyo, inaaway ko kayo, ganito ganon. Mamaya tatapik ko yan. Inakalat ka din nyo, baka hindi nyo alam kung sino si Pugo Biyahero. Sa tingin nyo ba kung kayo lilipat doon, ay tatagapin kayo, lumipat kayo, sige gawin nyo. Doon pa kayo maghahasik ng lagim, magbibigay bawi din kayo doon. Oh, ayan na naman tayo. Ganyan na naman tayo mag-reaction. Tapos baka iba dyan, sasabihin na naman, ano na naman yan, Bopil? Oh, ganyan na naman, binawid na si Bopil, hindi guys. Ganito na tayo, hindi kayo babago sa akin. Kung natatandaan ninyo panahon pa ni Lola Damiana, mas matindi pa dito. Oh, oh di ba? Yun lang guys, no? Yung pera, kung itutulong ninyo, itulong nyo na doon sa iba. At hindi na kailangan po ng kalingap yan. Huwag nyo ipagsiksikan yung mga sarili nyo sa kalingap. Ah, alabas-alabas sa mga gapangan ninyo dyan sa partido ni Reyna. Ah, tumigil kayo dahil hindi kayo magtatagumpay. Yan, sorry kayo ha. At hindi kayo nagtagumpay. Ayun na guys, basta. Ako hanggat sa tama tayo, tuloy lang po tayo. Hanggat hindi po tayo, ika nga ay nakakapirwisyo sa kalingap. Ang akin lang naman ay pagbubunyag lang ng mga katiwalian at mga anomalyang nagaganap. Isipin ninyo ha, yung umano ay nandyan, support sila sa beneficiary ng kalinga. Pero ang ginagawa nila, yung mga resibo, pinapasa sa kalaban kay Joel Salcedo. At si Joel Salcedo, ginigisa si Kalinga Prab. O di ba? Bago pa ako nagpasabog, bago pa ako nag-ingay, nag-iingay na yan si Joel Salcedo, si Brother Jose, at saka si, eto si Joe Mart. Si Salcedo, gamit na gamit na yung, sa thumbnail yung resibo nila Rowan Aime. Kaya ako nag-iingay na, kasi ang sabi, ibalik daw ni Kalinga Prab yung pera doon sa sponsor. Yun po, yung mga sponsor nila Rowan Aime daw po, yan yung 40,000. Nag-iingay na ipinasa nila yung resibo doon kay Salcedo. Kaya ako, nagtatanong, gaano katotoo na may binawi ang pera kasi tinatalakay na ni Salcedo yung patungkol sa mga pera na yan, na ibalik daw ni Kalinga Prab yung mga pera. Yung pala naman, yung iba binawi na at hinahabol pa yung natitirang di umano yung 40,000. O diba, tinan nyo mga kalukuhan nito mga to. Sana, kung unang-una sana, si Kuya Bal ang inyong kinuntak. Eh, di ba? Ikaw na rin, Rowan, mo sasabi. Nung sinasabi mo, ipinapasa kay Kuya Bal. Kung sana si Kuya Bal ang inyong kinuntak, edi sana, maganda ang daloy ng inyong pakikipag-transaction sa kalingap. At saka hindi nyo mababawi yan. No? Pero sorry kayo, kasi masyado kayo nagbida-bida. O, ano nangyari kayo? Doon kayo, sa kabilang ibayo. Sige, doon kayo manggulo sa kabilang ibayo. At susundan ko kayo. Susundan ko kayo pag nanggulo kayo. Kay Pugo Biyahero. Susundan ko kayo doon. Sige kayo. Ayun na guys, may kalang shoutout. Abangan nyo po ako sa aking next video guys. Ayan, bye-bye po.